Ang akin pong agad suggestion is to send a very strong message, which is total deployment ban. And then after the total deployment ban, that's the only time na we can sit down with them sa bilateral talks, pero on our terms. Ito lang and the expected na mangyayari sa grandstanding ng idol nyo na si Raffy Tulfo. Meanwhile, in our universe. At kaugnay pa rin yan, umapila na ang grupo ng mga agency na nagde-deploy ng mga Pilipino sa Kuwait. Mangyayak-ngiyak ang ilang naharang at meron pang nasa Dubai na para sa layover, pero pinauwi pa. Nakatutok si JP Soriano. Banda po ang nakatutok sa Kuwait. Banda ng Kuwait? Okay. Opo, kasi a skilled worker naman po, hindi naman po DH. Reminder lang mga Marites, hindi siya DH but skilled worker. It means na may nalahat. Another one. Sana iyan naman na offload si Ray, di niya tunay na pangalan, bago mag-board ang kanilang eroplano. Ay nilapitan daw siya at iba pang may skilled workers visa na di na rin pinasakay ng eroplano. May issue daw ang, may memorandum daw po ang government ng Kuwait na wala daw pong makaka-deploy dito noon na ano, mga workers po. So kami, hindi naman po kami aware. Mangiyak-ngiyak si Ray, lalo't nag-resign na siya sa trabaho niya sa Davao at ipinangutang pa ang pang-Kuwait. Siyempre, kaya nga nagtatrabaho sa magkikipagsaparaan sa labas para ano, di ba? Sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. So bakit ganito yung nangyayari? So para sa kalaman ng iba, no, hindi naman kasi porket ano, mag-abroad, akala okay na eh, di ba? I know na Jubilee's death is tragic and needed talaga ng action, pero how about these people na umutang pa at na-cancel lang yung flight nila? Tutulungan mo ba sila Raffy Tulfo at yung mga taga-government? Nope! Meanwhile, ayon sa Philippine Association of Service Exporters Incorporate o PASE, ikinagulat nila ang advisory na inisyo ng gobyerno ng Kuwait. Ayon dito, hindi tatanggapin ang lahat ng pasaherong galing Pilipinas kahit pa sila ay may visa, maliban na lang kung sila ay may valid residence visa at nagbakasyon lang sa Pilipinas. Nagpapatulong naman sa Department of Migrant Workers o DMW ang mga recruitment agency, lalo daan-daan ang maapektuhan. Paano na po yung mga worker na tapos na lahat yung mga requirements, meron ng visa, ready to fly na, paano po yung mangyayari ngayon na nakastop or nakaban po yung skill? Then it's just slumped over like, hey, I thought it was a good idea. Yeah. You're goddamn right. Di ko magets, no. Kung ito yung gusto ng idol nyo, bakit yung Pilipinas ay umaray? Bakit ang daming apektado? Diba dapat masaya lahat dahil sa kapalpakan na ginawa ng idol nyo? Reminder lang mga kamaretis. Diba ito yung sinabi niya sa inyo? Flashback. Proseso, 2 days, 3 days. Nasusolve ko, bakit kayo 3 years? What did he say? At itong issue na ito is almost I think more than 7 days na ata or more, pero di pa rin na-solved. At ang pangit ba dyan is this time na we need answers galing sa idol nyo is sobrang tahimik. At, insert ko lang to mga kamaretis dito, makikita na hindi genuine ang pagtulong ng idol nyo sa inyo dahil ito ang sinabi niya mismo. Flashback. Nung sinabi ko kay Ranet na i-delete yung video, maraming nag-react ng mga netizens at nagagalit dito kay kasambahay na si Ma'am Josephine at kung anong mga sinasabing iba masasakit. Ang kinakatakutan ko nga dito, baka magkaroon ito ng president. So lahat na magsusumbong sa atin dito against their amo or whoever, and then pag nagkaareglohan, nagpalitan ng pera, may kapalit na pera dun sa sumbong nila, against dun kung sino may sinusumbong nila, and then babalik dito sa atin, si complainant, sir, pakidilit yung video. Okay na pala. Nagamit lang tayo. Opo. So kumbaga masakit yon na gagamitin yung ating programa para magkapera and then after that, padidelete yung video.
Hindi nga naman tama yon. Unfair daw po sa inyo, Idol Raffy, sabi po ng netizen. It's not personal. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lang duty, kundi mula sa puso. Walang personalan, purong chismisan lamang.